ang gusto ko talagang mag-champion, pero kung papipiliin ng 6 na ritmo, sa Gibinyo of Live the Bible. Slack 1, bias ni Sino sa Isa Buhay 2024. Mot vs. 6 threat, kaabang-abang kung mangyayari. At FlipTap, number 1 battle league pa rin ayon kay Sino. Marami sa mga fans ang bahagyang naguluhan dahil sa pagkakasabay ng petsa ng event ang Vuelta Valentong 11 ng FlipTap at matira mayaman Davao ng PSP. Tila ba nanunuksong nagkasabay pa ang semis ng mga bigating tournament na ito na parehong inaabangan ng mga tao. Sa isang live ni Sino, binanggit niya na hindi naman sadya ang pagkakapareho ng date ng event ng mga liga at iginiit na matagal nang napagdesisyonan ito ni Enigma. Hindi rin naman daw magiging sagabal sa bawat isa ang mga nasabing event dahil sa Manila sa Pasig gaganapin ang sa FlipTap, samantalang sa Davao naman ang sa PSP. Nasa fans na rin ang pagpili kung saan liga ito susuporta, kaya wala raw magiging problema. At isang komento pa ang sinagot ni Sino tungkol sa pagsagip daw sa FlipTap at kung babattle raw ba siya sa ibang liga. Idol, kaya ba kahit madaming kalaban sa kami? Ayan, tinutukoy niya PSP. Nasa sa inyo na naman eh. Tsaka rin ko, hindi naman magiging sagabal sa isa't isa dahil sa Davao naman gaganapin niyo sa kanila itong Metro 10 sa Pasig. Ang importante na lang, sa kayo manonood. Kasi nakikita ko may mga nagre-reklamo dun na sinabayan daw ni PSP or nagkasabay sa PSP. Alam ko, matagal na pag-usapan itong sa Metro 10. I mean, nakapag-send na ng day bago lumabas yun sa... Wala namang problema. Sinong nauna-uwan? Nagkataon na nagkasabayan ng day. Hindi naman big deal. Pinapagulo lang ng mga tao. Sagipin niyo FlipTap, idol. Ba't sasagipin? Buhay naman ang FlipTap na number 1 league. Wala kasi akong planong bumattle sa ibang league eh. Sorry, FlipTap lang talaga. Hindi niyo naman ako nakita lumabas sa ibang battle league. Ilang komento pa ang nanghikayat ni Sino na magbigay ng prediction sa ilang mga most anticipated matchup ng taon. Sa parating na Shea vs. 6-3 ay tila nahirapan si Sino na mamili kung sino sa dalawang maaring manaig sa battle dahil sa kakayahan daw ni Shea na manghalungkat ng mga angulo. Si 6-3 naman ay napakahusay na MC lalo na sa mga knockout punchline nito. At nang matanong kung mangyayari ang Mot vs. 6-3, ito na lang ang nasabi niya. 6-3 vs. Shea. Ganda ng battle. Alam niyo naman si Shea. Sira. Si Shea, pumansin ng angulo. Yun yung gusto ko, Shea, paano pumansin ng angulo, paano palalain, EOA, sarcastic yung angulo. 6-3 kasi magaling na eh. Wala ka nang i-explain dun eh. Laging may pang ano si 6-3 eh. Lagi siyang may pang knockout punch. Gusto ko naman kay 6-3, laging pag narinig mo yung line na yun, tapos na. Si Shea naman, ang galing niya, kumalkal ng angulo, kung paano kanya pagmumukha yung engot. 6-3 versus mo. Yun yung masarap na battle. Si Mot, ang galing pumili din ng angulo. May katulad siya kay 6-3 na may pang knockout punch. Ang swabe, ang tatas niya gumamit ng Tagalog. Yung mga words na sa kanya mo lang ulit maririnig. Pero kung papipiliin ako 6-3 Mot, hirap. Siguro 9-10, 10 kay Mot, 9-6-3. Pero kahibla na lang yun eh. Parang yung battle na yun, ihintayin mo na lang kung sinong magkakamali. Unang mag-choke, unang mag-stutter, yun na yung matatalo. Lalo na sobrang linis nila lagi mag-perform. Samantala, sa prediction naman ni Sino para sa Isa Buhay Semis, isa raw sa pinaka-inaabangan ngayon ng MC ay si Slack 1 dahil sa laki ng improvement nito sa battle. Naikumpara pa nga ito ni Sino kay GL na tila ba yin at yang daw sa isa't isa. Lalo pa nga kayang-kaya na rin daw sumabay ni Slack 1 sa teknikalan. Para kay Sino ay si Slack 1 ang posibleng makasungti ng Isa Buhay Championship ngayong taon. Slack 1 rabi din ngayon. Parang siya yung ano ni GL. Parang yin yang sila eh. Kumbaga kung technical si GL, si Slack 1 mas more on yoke siya pero kaya niya na rin mag-technical ngayon. Nakakasabay na talaga siya. Hindi lang nakakasabay, nag-iiba na pala. Ang gusto ko talagang mag-champion, para sa akin mag-champion, si Slack 1. So, si Slack 1.